Meron dapat dalawa. Pwede ko mabutasan, di butasan ko. Butasan din naman yun. Yun na nga guys, sinusukatan ko na yung enclosure na yun. Gagawin ko nga pala ay isang video na kung saan ay gagawin ko yung pinakita kong speaker kanina. Actually guys, is maliit lamang tong speaker na to, pero ang tunog niya ay kasing lakas ng parang isang malaking subwoofer. And sana mag-enjoy kayo sa panonood at sana tapusin niyo yung video. Maraming salamat. Enjoy watching. Ko na ng sealant to. Ayan, habang nanonood kayo ng pagbubutas ko. Ito, nagsingit ko lang to. Ayan, ligyan ko ng sealant. May sikit ko lang guys, yung pandikit na palang ginamit ko is liquid nail. Liquid nail po ang ginamit ko. And ang curing time po nito is 12 to 24 hours. Para o DJ.
wait lang guys, habang wala pa yung ano, habang hinihintay kayo ano, gumawa ako ng ganito, dalawa, para saan? Dito, isa dito, tapos isa rin dito, para pagkaapitan, kumbaga nakadikit na yan dito, liquid nail, para pagkaapitan ng mga ibabaw, kasi ito, i-scrollan ko lang, kumbaga, may screw lang siya, sa dalawa, tapos nalagyan ko na lang sinat bago i-screw. Kasi para nabubuksan pa rin, in case na may ayusin ka. Quick unboxing ko. Before the vendor one siya, malaki siya. Yan, siguro ito yung fully closed sofa. Para ilagay ko siya sa labas. Dito siya, naaganyan. Mamaya naaganyan siya. Parang ganyan. Ganyan height nun. So, kasya naman to. Hindi naman ako kaka-problema. Pasentroan ko lang muna yung kahoy. Itong MDF. And then, ibubutasan ko na siya. So, dumating rin. Sobrang tagal. Ito yung MT21. So, ayan. Nakabukas ko lang naman. MT21. Na CK Wushi. Amplifier to. Ayan. So, ayan. Saan natin? Direct na agad tayo sa item. Medyo wala rin siya, ha? Pagaling natin to. So, ito siya. Yan yung mga components niya. So, jack, sabuk, left, right channel, auxiliary in. Tapos ito yung mga ito yung on-off niya. Ito yung main volume. Treble bass siguro to. And then sa booper, frequency and bass din ata to. So, tingnan natin yung ibang laman sa katilalim niya. So, ito na nga. Yung ibang mga laman niya. Ilabas na natin. Hindi pa rin natin naman nalalaman kung gumagana o hindi. Isang video lang to, gumagana o hindi. Dire-diretso lang siya. So, ito yung kaha niya. Ganyan.
So dito, isa sa ilalim. Pwede yung mga specs nyo. Yan yung may mga screws. And then yung libre nilang screwdriver. Libre silang screwdriver, guys. Libre yan. And then yung jack, power jack to, para dito sa DC input nila. Kung 12 to 24 volts siya. And then the knob. Ito yung tawag dito is knob. Dito yan. Kumbaga, ilalagay mo lang siya dyan kung ano yung inulunod mo lang siya dyan. Lagay natin sa minimize. Lahat natin i-minimum natin para doon. So, bago kung muna ano to, try muna natin kung mag-on. Pala, 12 volts, 2 amps. Ito lang gamitin ko. So, ayan, may power na siya. May ilaw siya. So, what? So, ikabit na natin, guys. Speaker na nakalapag dyan sa mesa, yung hinihinangan ko. Hindi pa rin siya kaya yung sagad, guys, eh. Guys.
dapat dalawa. Pwede ko ang butasan, di butasan ko. Butasan din naman yun. Ayun, sagad na siya. So, ayun na nga guys. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe. Next upload guys, lalagyan ko ito ng passive radiator. See you next time. Salamat.